maandar na yung motor, eh, yung gusto nyo. Ayan, nagagaling yan dito sa may, ano, sa may nuso nung RS 150 naman yung gagawin nating video ngayong araw, mga sir. Issue nito, yung sa may fuel pump, nagli-leak. Ayan, buksan mo natin, tapos try natin siyang, ano, paandarin. Ayan, oh, nilagyan na siya ng, ano, basahan. Ayan, nilagyan ng basahan kasi tumatapon yung gasolina dito kapag umaandar na yung motor. Ayan, basang-basa po. Basang-basa na ang gasolina, tumatapon dito. Tapos ngayon, ititesting naman natin, ano, paandarin. Tapos pakita ko sa inyo. Ayan, on natin. Tapos ayan, maandar na yung motor, ayan yung gasolina. Ayan, nanggagaling yan dito sa may, ano, sa may nuso nung fuel pump natin doon sa pinakalagayan ng hose nito. Ito, ayan, lakas ng tagas. Kaya napakadelikado yan kapag pinabayaan natin. Okay, open natin yung makina. Ayan, tapos tinanggal niya air cleaner. Parang yung motor pang racing. Yan, bago natin matanggal yan, kailangan mo natin itong tanggalin. Itong brace na to. Yan, para makita natin yung ano, yung kung saan nang gagaling yung leak. 10 mm yung size. Yan, dalawa. Yan, dinala yan dito, mga sir. Ganyan na yung itsura. Yan, pang racing. Okay, tanggalin mo natin ito. Yan, tatanggalin mo natin ito para makita natin o matanggal natin yung fuel pump niya. At papakita ko sa inyo yung mamaya yung ipapalit natin. Kapag naramdaman nyo na yan, obligado na ibilihan nyo na. Pero yung parts na, ano, na ilalagay natin, nabili sa Shopee. Kasi sa Honda nyo bibili niyan, buo siya. Walang ano, walang perpiraso. Ayan, tanggal na. Ayan, dito lang gagaling yung leak. Ayan, sakit po talaga ng, ano, ng RS-150 to. Dahil dito. Kaya ang ginagawa ko dyan, minsan, mamaya papakita ko sa inyo mamaya, tatalian natin ang cable tie para hindi na maulit-ulit dito. Sakit na, ano, ng RS-150 yan. Itong fuel pump dito. Na tumatagas yung gas dahil napabali sa katagalan. Parang rumurupok yung, ano, yung plastic parts. Ayan, tatanggalin na natin. Bago natin tanggalin yung, ano, yung 10 mm na nut, tatanggalin muna natin itong hose. Ayan, dito sa hose na to, kapag ganito yung lock nya, hindi po yan basta-basta natatanggal. Kaya ginagawa ko nyan, tinutusok ko muna yung gilid-gilid. Ayan. Ayan, para lumabas yung ano, yung lock dito, kasi kakaiba ito eh. Pero pagka kulay blue yung lock nya, pagka angat mo lang ng lock na to, kung puti na yan, pwede mo siyang hugutin. Pero pagka gantong lock, hindi po yan basta-basta nahuhugot, parang sa Flick 150 or 125. Ayan, ayun, tabi nyo na siya, kaya nagli-leak dito. So, naman natin tatanggalin ito. Pero bago nyo tanggalin ito, i-double check nyo muna yung gasolina nya. Baka maraming gas. Sayang, natapon lang. Kasi mababa yung pipe dito. Ayan, natanggalan natin yung
lock, saka yung mga nut, yan iangat natin. Yun, maraming gas. Yun, pinawasan ko ng konting gas kasi aapaw. Yan, tatanggalin natin to. Kasi kapag hindi natin tinanggal to, hindi natin mapapalitan yung kailangan natin palitan. Yung ibabaw lang yung papalitan natin. Yan, tapos mamaya tuturo ko sa inyo para tumagal yung buhay nito at hindi siya masira kagad. Yan, wawal-wali na natin to. Yan, ito ipapalit natin. Yan, nabili sa Shopee. Tapos kapag magkakalas kayo nito, tatandaan nyo lang yung position ng floater sa kayong sa fuel pump. Dapat hindi po yan magkakabalik-baliktad. Hindi kaya mas maganda. Bago nyo yan kalasin, picturean nyo muna para at least may paggagayahan kayo kung sakaling makalimutan nyo kung saan yung position ng bawat isa. Kakalasin natin to. Yan, tatanggalin muna natin itong yan, kapag kakabisado nyo naman na ito, madali na sa inyo yan. Saka gagamit tayo ng flat screw para mayangat natin itong lock nya dito. Yan, ganito yung gagawin nyo. Yan, babalik. Yan, kapag kaya naiangat nyo na yung apat na lock, yan, mauhugot nyo na yan. Yan, tapos itong o-ring nya, yan, gagamitin pa natin yan, kukulin natin yan kasi yung nabili nya, wala siyang walang o-ring. Okay, lalagyan natin to. Yan, walang pantay na pantay, bago na bago. Dapat yung negative sa positive susuot nyo dito sa butas dito. Naglag yung o-ring yan, huwag nyo pala itong kalimutan ha, yung o-ring nya napaka importante meron yan. Saktong sakto. Yan, nalagay natin yung socket o yung wire. Yan. Dapat ilubog nyo mabuti yan. Ayan, sasagad natin. Basta mauuna lagi dyan, negative. Tapos sunod, positive. Pero mas maganda pa rin kung makakalas kayo nyan, picturean nyo na lang.
Tapos doon nyo lang kayo, ano, doon lang kayo kumuha ng ideya o paggayahan. Kaya lalagyan natin to. Sa o-ring, kapag luma na at maluwag na siya, kapag wala naman kayong o-ring, mas maganda kung tatabasan nyo o puputulin nyo. Ayan, dito medyo maluwag na. Kaya ang gagawin ko dito, ikakat ko siya dito, babawasan ko. Ayan, para mag-fit uli siya. Para hindi tayo mahirapan kapag binalik na natin ito sa fuel tank. Ayan, nabawasan ko na. Tapos gamitin yung pandugtong yung ano, may tigal, may tiban, para dikit na dikit. Tapos gagawin dyan, patuyin yung mabuti. Kung sakali naman na, ano, na wala kayong nabili na, ano, na o-ring tulad nito. Pero kung may nabili kayong o-ring, mas maganda, bago na lang. Pero kung sakaling wala naman, pili nyo tabasan yan. Purpose kasi natin yan, kapag sinalpak natin yung fuel pump sa tanke, hindi na sisira. Kung may ilalapat natin siya ng mabuti at hindi siya magli-leak yung gas. Kasi delikado yan kapag may leak yung gas. Bukod sa mauubos yung gas, hindi kaya baka mamaya kapunan ng sigarilyo, kaya masunog yung motor. Ayan, dapat pit na pit siya. Tsaka nilalagyan ko ng grasa dito. Dapat kunti-kunti lang, huwag masyadong marami. Purpose nung grasa, pampadulas kapag naglulubog tayo nito, kasi hindi ito basta-basta ang nilulubog lang. Medyo mahirap. Okay, bali lalagyan natin to. Ayan, dito naman tayo sa part ng fuel tank. Ayan, bago nyo ilagay yung ano, punasan nyo muna dito. Ayan, hindi siya kinakalawang. Ayan, isa rin sa purpose kung bakit naglalagay din ako ng ano, ng grasa dito sa ibabaw. Para hindi kinakalawang. Ayan, naglagay ako ng grasa. Dapat kunti-kunti lang. Yes, babalik na natin. Yung filter niya, hindi ko pa pinulitan kasi bagong palit lang daw ito. Yan, lulubog na natin. Yan, mas mabilis siyang may lubog kapag mayroong grasa at yung o-ring natin fit na fit siya sa ano, sa fuel pump natin. Kaya mas madali natin itong naisalpak. Pero huwag nyo muna pipitawan yung kamay nyo sa pagkakadiin ng fuel pump para hindi kumbalas ulit. Kapag kanayip na ninyo yung dalawa, kahit pitawan nyo, pupwede. Ayan, nilagay natin yung hose. Uy. Tapos mamaya, magtatali tayo ng cable tie dito sa brace dito sa ibabaw para ito hindi na gumagalaw. Kasi sa katagalan kasi, lalo kung nanginis tayo, minsan nagagalaw to. Kaya yun dito, manipis lang yung plastic parts ng fuel pump natin. Doon siya lumalambot po, nagkakaroon ng latak, crack. Kaya mamaya, tatalihan natin ang cable tie dito. Ayan, dito tayo magtatali ng cable tie.
Yan, para hindi nagagalaw yung ano dito. Oh, ayan, natapos ko lang nilagay yung ano, yung fuel pump, yung housing. Tapos tinalihan ko rin ng ano, ng cable tie dito para hindi na gumagalaw ito. Ayan, para pang matagal. Tapos ngayon, titesting naman natin siyang maandarin. Yan, maandar na. Yan, wala na yung leak dito. So, hindi tulad kanina na pagka-under ng makina, lakas ng tagas. Kasi dahil dito sa, ano, sa fuel pump natin, na nabutas o nasira o nagkaroon siya ng crack. Yan, basta ganyan yung gawin nyo. Pagka na-encounter nyo na yung ganito. Yan, tapos na rin. Ang racing-racing. Ingay. Okay, tapos na rin. Okay, ang ganito na lang yung ating video. Maraming salamat.